ba talaga yung totoong nangyari? Kung napakarami sa inyo nagtatanong kung ano ba talaga yung tunay na nangyari sa akin. Kasi hindi ko na rin talaga kasi ginakaya eh. Ang hirap lang i-explain isa-isa kasi hindi mo lahat sa kanila masasabi talaga kung paano yung totoong nangyari. Kaya we decided na gawin tong video na to para isahan na lang. Ang hirap in the first place. Nakita niyo na palagi na masaya. Hindi talaga palagi magiging masaya. May mga times na nag-aaway kami. Kasi hindi naman talaga yung mawawala sa isang ang hirap. Wala na kami. Naghiwalay na kami. Actually, nung isang araw pa kami naghiwalay. Meron siyang nalaman tungkol sa akin, pero hindi yun enough para ako yung sisihin niya palagi. Sorry. Sobrang sakit lang kasi. Yung relasyon na inalagaan mo ng almost 2 years eh. Mawawala lang ng ganun. Alam ko maraming mag-judge. Alam ko yung mga haters namin or bashers namin magugawa sila sa nangyari sa amin. And meron din naman yung mga supporters namin. Maraming nagsasabi kasi na nawalan na sila ng inspirasyon. Oo, may nagawa ako. Pero hindi lang naman ako yung may kasalanan. Meron din naman siya mga kasalanan sa akin. Hindi ko masasabi na malinis ako. Hindi ko masasabi na wala siyang kasalanan. Pero ayoko na lang magsisihan. Lahat ng desisyon namin sa buhay, merong rason. Lahat ng move namin sa buhay, sa bahay na to, lahat may rason kung bakit. Ayoko na lang isa-isa yun. If you really want to know the truth, sabihin, last March 6, I received a text from his ex. Hindi ko alam na meron pa pala silang communication ng ex. Nausap ko siya about the thing. Then humingi siya ng sorry. Nagalit ako, of course. Pero at the end of the day, pinatawad ko siya. Kasi nga, mahal ko siya. Sinabi niya lang, nag-usap lang sila. Then, pinaksap ko kasi alam ko, akin na talaga siya eh. Tapos na akin siya. Pero alam niyo, it's deep inside. Sobrang sakit. Everyday kong daladala yung pain. Everything is masumanong loob. I really don't know if mahal niya pa talaga ako. Then isa yun kung bakit nagkaroon na rin kami ng laman nila. Alam kong hindi pa siya nakaka-move sense. Alam kong naiisip niya pa. Wala akong mapagsabihin ng video talaga. Alam ko everyday sasabog ako sa galit, gusto ko na lang ipagpatuloy. Simula nung nalaman ko, gusto ko na lang ipagpatuloy lahat ng nasimulan namin. Kasi I don't want to disappoint all of you guys. Kasi mahal na kami kayo. Almost 1 month ko siyang pinikip. Hindi ko na talipin. Ayoko mag-post. Ayoko mag...
stories ng kung ano-ano mang nararamdaman ko. But this time, ito na lang talaga yung chance, ito yung tamang panahon para masabi ko sa inyo yung tunay na nararamdaman ko. I don't beg again for para ma-win back ko siya. Hirap na hirap na. Suko na talaga. I know everyone will understand this kind of pain. Kasi alam ko hindi lang naman ako yung nakakaranas ng gantong sakit, ng gantong nararamdaman. Sa Jungle fans, kailangan we love you. To our parents, relatives, friends. I know mali-disappoint sila. Kasi marami na kami pinagdaanan. Ito na yun. Hindi ko kasi alam kung paano sisimulan. Hindi ko lang gustong mag-video eh. Kaya lang, napagkasunduan na rin namin na mag-video na lang din ng separated. Kumbaga magkahiwalay ng video bago ako umalis dito sa bahay. Para naman maipaliwanag sa inyo. Para hindi rin kayo magulat na bigla na lang kaming nawala sa Facebook page or sa YouTube channel namin. Napag-usapan na rin namin na na definitely na talaga napalitan na yung YouTube channel name. Ayoko na mag-drama. Gusto ko lang ipaliwanag kung ano yung dapat ko lang na ipaliwanag sa inyo. Ayokong umiyak, ayokong mag-drama. Aminin man natin o hindi, talagang napakabigat ito para sa akin kasi hindi naman madali. Sayang talaga. Meron na kaming nasimulan. Nagiging maganda rin takbo. Pero wala eh, napaka-unpredictable talaga. Pero hindi ko na nga patatagalin. Explain ko na lang yung dapat kong explain para mamaya makaalis na rin ako dito. So, ito na nga yung rason kung bakit titigilan natin ito. Titigilan namin ito, mag-break na talaga kami. Ito yung rason kung bakit nag-break kami. Almost 2 days na. Ngayon lang namin napag-desisyonan na i-share sa inyo. Kasi marami na nagtatanong. Talaga alam kung paano ikumwento kasi ang hirap talaga. Alam mo yung para meron kang tinatago na hindi mo talaga pwede sabihin kahit kanina pero napipilitan ka dahil kailangan. Nung Monday, nakatanggap kasi ako ng call. Pareho namin yung nakausap yung girl. Hindi ko lang sabihin ko si yung girl. Basta, pareho namin siya nakausap. Tumawag siya ng tanghali Monday. Tapos kinuwento niya kung ano yung nangyari sa kanila ni Jan. Yung lahat ng detalye kung paano. Ang gulo-gulo talaga mag-isip ko. Hindi ko na talaga na kaya. Tumawag sa kanya mabae, tanghali. Sa number ni Jan tumawag, pero ako yung tumausap. Ako yung nakasagot ng tawag. Tapos nakausap na rin namin siyang dalawa. Para naka-loudspeaker yung cellphone. Dinetalye niya na 2 months na siyang buntis. Hindi na raw kaya nung girl kung paano magdadahilan sa parents niya kung sino yung ituturo niyang nakabuntis sa kanya kasi si Jan lang naman yung nakasama niya. Meron siyang sinabing araw, meron siyang sinabing petsa, tsaka oras. Kung paano nangyari yun? 2 months na siyang buntis. Oo, si Jan yung nakabuntis sa kanya. Sa yung una, ayoko maniwala eh kasi parang baka prank lang. Baka pinaprank lang ako ni Jan. Pero hindi. Binigay sa akin ng babae yung address niya kung kailan kami magkikita. Nagkasundo kami kung paano kami magkikita. Kasama ko pa si Jan. Nahiram kami ng gate pa sa kapitbahay para pareho kami makaalis ang bahay. Kinausap namin yung babae. Pinuntahan namin yung babae. Hindi ko na sabihin kung sino siya. Basta pagpunta namin sa kanya lahat ng details na sa kanya lahat ng valid information, lahat ng ebidensya. Yung jacket niya na lumot, na kulay lumot, yung kulay green, andun sa kanya. Jacket ni Jan. Nandoon sa kwarto ng babae. Kaya pala nung 3 months before to, nahanap ko sa kanya yung jacket. Sinasabi niya na iiwan lang niya sa trabaho, yun pala. Yung jacket na green is nandun talaga sa bahay ng babae. So dun pa lang talagang na-convince na ako, napaniwala na ako. So yun na nga, pinapita sa akin lahat. Pregnancy test, ultrasound, lahat ng ebidensya na nagtuturo na may nangyari sa kanilang dalawa. So ang hirap tanggapin, di ba? Nakikita nyo naman si Jan sa mga video namin, sa pictures niya, na parang imposibleng makagalaw ng babae. So i-judge nyo na ako lahat, i-judge nyo na ako, sabihin nyo na gusto nyong sabihin sa akin na ang babaw ko, hindi ko kayang panindigan yon, hindi ko kayang mag-stay sa kanya, ang babaw ko, nagalit na agad ako, ihiwalayan ko na agad siya dahil yun lang yung nangyari. Sabihin nyo na sa akin lahat, pero hindi nyo kasi alam yung naramdaman ko. Meron na kami na pag-usapan dati pa, napakatagal na hindi namin pwedeng ilim sa isa't isa kung saan kami pupunta, kung ano yung mangyayari sa amin. So yung nangyari na to, it's malaking panloloko talaga na ginawa niya sa amin. Sabihin man natin na hindi lalaki yung nakasex niya, or sabihin man natin na babae lang yun, kahit na, andun pa rin yung panloloko.
lahat ng napag-usapan namin na pagkasunduan namin, lahat yon nilabag niya. So bakit pa ako lalaban? So bakit ko pa ipaglalaban ito? Wala na. Sira-sira na kami. Alam ko nobody's perfect, lahat tayo nagkakamali. Ako kasi yung tao, kapag ka, nagawan mo ng mali, iisipin ko na pwede mo pa sa akin yung gawin ulit. Marunong man ang magpatawad, pero hindi ko kasi nakakalimutan ka. Umus na yung luha ko eh, wala na akong malabas na luha. Ayoko na paabahin yung istorya, ayoko na magbigay ng iba pang detalye, kasi yung ibang detalye, masyado ng confidential, samin-samin na lang yun kung paano namin isosol, kung kailan ako aalis dito, hanggang dito na lang talaga. Nakakalungkot isipin, kasi akala mo, dire-diretso na yung, may pangarap kasi kayo eh. Sa lahat ng nasagasaan, sa lahat ng naapektuhan. Hindi namin lahat awang investigate. Baka sabihin nyo, antigas-tigas. Kung sige sabihin nyo na rin, pero naubusan na kasi ako ng luha. Ilang gabi na akong press na depressed, hindi ko na alam gagawin. Galing yung Martini Loves. Oh, no.